Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo paano ho gumawa ng ensaymada ng walang oven. Kaya sa mga interesado paano siya gawin, stay connected and enjoy! Lahat po ng ingredients na ginamit ko dito ay inilista ko ho sa description box below, kasama na rin po yung costing na nagasto ko para kung sakali gawin nyo ho siyang pangnegosyo. At paalala lang po, hindi naman ho kinakailangan na salain siya ng strainer. Ginagawa ko lang ho siya para sa ganun po masigurado ko kung malinis yung produkto or yung pagkain na ginagawa ko. Kayo na hong bahala kung gagawin nyo siya o hindi. Ayan po. Unahin lamang ho natin na ilagay lahat ng mga ingredients at paghalu-haluin, saka ho natin ilalagay yung mga wet ingredients. May pinagayahan ho ako kung paano siya gawin, pero ho, meron din ho akong mga sukat na hindi sinunod. Like for example po, yung gatas, ganun, nagtry rin ho ako ng sarili ko hong version. And then, okay naman po ang kinalabasan at I really love it. Or sadyang gusto ko lang ho talaga ng tinapay, kaya kahit anong tinapay, pwede sa akin. Ayan, pag na-okay na ho yung nailagay lahat, ang mga ingredients ay partially need natin paghalo-haloin. Pwede nyo hong pisil-pisilin para masigurado natin lahat ng ingredients ay naghalo-halong mabuti. Kung makikita nyo ho yung dough ngayon ay dry pa, kaya nagdagdag ho ako ng kaunting tubig para sa ganun makuha natin yung tamang texture ng dough. Pagkatapos ho niyan, pwede mo nang maglagay ng lard o kaya ng margarine. Sa ngayon ho, ang ginamit ko dyan ay margarine. Pwede rin ho kayong gumamit ng lard o kaya ng vegetable shortening. Depende ho kung ano hong gusto nyong gamitin or available sa inyong bahay or sa market na pagbibilihan nyo. Ayan po, sa mga bago po pala sa aking channel, welcome po sa inyo. Palambing naman po, please click the subscribe button below. Salamat! Ayan, pag mas make sure na po natin na okay na yung margarine, na ihala na natin ng mabuti sa dough, i-transfer na natin ho siya sa ating mat or sa table na nilinisan nyo ho. Make sure ho na yung pagmamasahan nyo, malinis siya, lalo na pag kung gagawin nyo itong pang business. Kasi po, madali hong masisira ang inyong produkto kung madumi ho ang ating taligid. At syempre, yung mga kamay ho natin, malinis din po. Ayan po ang proseso ulit ng pagninid ng dough, ay push and pull, ibalibag minsan, and then tansyahin lamang, tignan paminsan-minsan kung nabe-bend na siya o kung elastic na ang ating dough, and then pwede na natin siyang i-rest. Yan po, soft na ang ating dough at elastic na siya, so pwede na po siyang i-rest. Ayan, maganda na ho yung texture ng ating dough. Kung makikita nyo na ho, hindi na ho siya ganun agad-agad na nabubutasan, bendable na po siya. So, mag-prepare lamang po kayo ng bowl o kaya kung saan kayo nag-mix kanina, doon nyo na rin po siya i-rest. Katulad ng ginawa ko, nilagyan ko lamang po siya ng margarine sa paligid. Nang sa ganun, pagkukunin ko na yung umalsang dough, hindi ho didikit yung dough. Mas madali nating makuha. At pahiran ho natin ng margarine rin ang dough bago natin siya takpan ng plastic.
at pwede na natin siyang i-rest ng at least 1 hour or until mag-double size yung dough na ginawa natin. Ayan. So, nag-double size na pong ating dough. Ang gawin natin, alisin natin yung air sa loob niya. Ganyan, ang gawin po, pisilin natin or i-punch natin para maalis ho lahat ng air sa loob. Pagkatapos, pag okay na, transfer ulit natin siya sa ating masahan or mat. Saka natin simulan na ang ating paghahati. So, ang ginawa ko po dyan, hinati ko po yung dough. Kasi ho, 10 lamang yung molder na available sa akin. Kaya, yung kalahati lamang ko ang nagamit ko. At yung kalahati, nagamit ko ho sa ibang bagay. Nakagawa pa po tayo ng isang klase ng tinapay gamit yung isang dough. Ayan po. Kung gagawin nyo siyang business, mahalaga ho na meron kayong timbangan para iisa lamang po ang size ng inyong ensaymada or mga ho. Since ito po ay pangkain lang namin, tinansya ko na lang hanggang sa magkaroon lamang po ako ng 10 piraso. Kasi yun lamang naman ang pwede sa aking lutuan. 10 molder lamang po. Ayan. Pagkatapos po, bilugin lamang ho natin siya sa loob ho na ang ating kamay para ho makagawa tayo ng ganyang form ng bilog. Nung una po talagang struggle ako, parang hindi naman bumubuo, sabi ko. Nung ano naman po, na-practice na, okay naman po. Although, meron pa rin po mga pumutok, pero at least, nagtatry ho tayo ng nagtatry hanggang sa magiging hanggang sa ma-expert na tayo or matutunan na natin dun po. So, kung okay na ho, tapos na natin siyang i-mold ng pabilog, i-rest natin siya ng another 20 minutes. Takpan lamang natin siya ng plastic or malinis ho na damit. Habang nire-rest ho natin siya, pwede nyo na hong gawin yung egg wash natin. Naglagay lamang ho ako dyan ng 1 tablespoon ng milk, ebap milk, at isang itlog. And then, ibabrush natin siya sa ating mga dough. Ayan. At habang nagbabrush tayo, nakasalang na hong ating paglulutuan. Ipreheat na ho natin. Kaldero ho na makapal ang ginamit ko dito. Hindi ho, pwede rin ho siguro kawaling malaki. Basta may pangtakip kayo, siguradong masikip yung takip niya. Yun po ang advisable na pwede niyong paglutuan. Hindi ko pa po natatry ang kaserola kasi hindi ko po sure kung gagana po yun. Ayan, wala pong tubig. Ganyan lang. Tapos, iluluto po natin siya over low fire or flame ng 20 to 25 minutes. Ako po, niluto ko lang yan ng 20 minutes. At okay na yung mga dough natin after 20 minutes. Ang bango po niya at ang lambot. Yung time po na yan, medyo mainit-init pa siya. Kaya hindi siya ganun kabilis tanggalin. Isa pa po, hindi po ako nag-grease ng oil sa mga molde. Kaya siguro ganun po siya ka hirap tanggalin. Siguro better para maprotektahan natin yung mga molde natin, i-grease po natin siya ng lard, mantika, or oil para sa ganang mas mabilis. Kung makikita niyo ho, napaka lambot ho ng tinapay na nagawa. At after 6 hours, malambot pa din po. At hindi ko na ho kasi siya na-try hanggang isang araw. Pero yung mga nakaraang ginawa hong tinapay, same lang na ingredients, malambot pa rin siya ng after 3 days. Ngayon, gagawa naman ho tayo ng ating buttercream. Pero, hindi ho ako gumamit dyan ng butter. Ang ginamit ko ho dyan ay
margarine. Kasi syempre, yun lang po ang meron sa bahay. At saka, mura siya. Mas mura siya compared to butter. Nakatikim na ako ng ensaymada na butter. Although, mas masarap talaga siya. Pero yung ginamit ko dito na margarine, hindi po siya halatang margarine. Masarap pa din ho. Ayan, tapos tinikman ko, hindi siya ganun ka-soft. Mararamdaman mo pa rin yung powdered sugar. Kaya, ang ginawa ko, naglagay po ako ng 1 tablespoon ng milk. And then, naging maayos po yung resulta. Naging soft na po yung ating buttercream or margarine cream. Ganun po ang gawin natin pagka, kanyari, gusto natin matuto. Mag-try ho tayo ng iba. Huwag po tayong matatakot na mag-try ng iba. Kasi kung mag-fail man ho tayo, at least matututo ho tayo sa ating mga pagkakamali. At sa susunod, hindi na ho natin ulit gagawin yun. Pwede rin naman din po kayo mag-stay kung saan kayo, kung ano po yung natutunan nyo, kayo na po ang bahala. Kasi ako po ganun talaga. Gusto ko rin na kahit papano po, magkaroon ako ng sarili kong version. Pwede kong na-try ko, hindi siya perfect. Pwede mag-stay po ako sa kung ano pong natutunan ko. Pero, awat tulong po, nagiging maganda naman po ang ating ginagawa. Kaya, I want to inspire those millennials, mga kabataan, mga bata pa, na gustong matuto. Magluto. Hindi ho mahirap. Kailangan lang natin talaga ng tiyaga. Papahid lang ho natin yung cream na ginawa natin, yung buttercream or margarine cream na ginawa natin, tapos itap lang natin siya ng cheese. Okay na po yun. At kung pala, kung gagamitin nyo ho, gagawin nyo ho ito na pang business, syempre mas maganda ho naka-gloves kayong ginagawa to para ho maprotektahan nyo ang produkto nyo. Sana meron po kayong natutunan kahit papano. At huwag po kayo mag-hesitate na mag-try and try and try. Huwag po tayo mag-give up kung gusto ho nating matuto. Kung na-enjoy nyo ang video na ito, do not forget to subscribe. Thank you for watching!